Good morning po muli sa ating lahat, sa ating po sa kababayan natin dito sa lalawigan ng Marinduque. Narito po muli tayo sa ating programa, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Mabati po muli tayo na magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay po ng kalutang ng pulisya sa Marinduque. Dito po sa Marinduque News Network, magandang araw po sa ating lahat. Lalo na po sa ating kasama ngayong umaga, si Sir Santino. Sir, good morning. Sa ating po lahat, welcome po sa ating programa, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Ito po, na kung saan po ang ating programa ay malaya po nating naipahayag sa ating mga mamamayan ang mga gawain at mga accomplishment ng ating mga kapulisan po dito sa Marinduque Police Provincial Office. Bago po ako magpatuloy, nais ko po munang bumati sa isang magandang araw sa lahat po ng taga-subaybay ng kalutang ng pulisya sa Marinduque, dito po sa Marinduque News Network. Lalo na po sa amin pong pinuno ng Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo T. Ilyasar. Sir, good morning po sa aming GPNP. At siyempre po sa amin din pong Regional Director ng Pro Memaropa, Police Brigadier General Nelson Bilmo Disbondok. Sir, good morning po. At sa amin pong Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos D6. Sir, good morning. Kay Ma'am Police Lieutenant Sonia B. Gabiana, ang aming pong Provincial Deputy Provincial Director for Administration. And siyempre po sa aming Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Melvin B. Luntok. Sir, good morning po. Sa mga provincial staff na nasa kasalukuyan po nasa aming mga opisina sa Marinduque Police Provincial Office, sina Police Major Kent Yuan T. Quintana po ng Operation, Police Major Marlon Hernandez ng Investigation, Police Major Yancy Sapio ng Provincial Plans, and Police Major Randel Sabtula ng Chief Parmew. At sa buo po ng kapulisan ng Marinduque Police Provincial Office, lalo-lalo na po sa aking mga kasama sa Police Community Affairs and Development Unit na sina Police Lieutenant Trina Alcampado, Police Executive Master Sergeant Annalie Rijano, and siyempre po si Police Staff Sergeant Franklin Orilla. Nandiyan din po si Police Staff Sergeant Hasmin Sul, nakasama ko din po ngayong sa programa. Police Corporal Ariel Mandak, Patrolman Benji Mausar, and siyempre po sa aming NUP Roselo Salvacion, o tinatawag namin si Sweet. Ang inyong pong likod, si Police Major Elmer L. Manalo, ang kasalukuyan po na Chief ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office, ay muli pong bumabati ng magandang araw po sa ating ngayong petsa, ikatatlo po ng Hunyo 2021. Maganda po ang panahon natin ngayon. Salamat po at tayo hindi masyado naging pagpalain tayo. Tayo po hindi masyado naapektuhan ng bagyong Dante. Medyo malakas nga lang din po yung ulan at saka yung hangin. Pero salamat po tayo dito sa lalawigan at wala tayong naapektuhan ng bagyong Dante. At maganda po muli ngayon ang panahon natin ngayon. Umpisan po ulit natin ngayong umaga. Tayo po dito sa programa ng ating kalutang ng pulisya sa Marinduque ay may bisita po tayo. Mula po sa Provincial Mobile Force Platoon, ang kanila pong Police Community Affairs and Development Personnel, si Police Corporal Leia May Marciano. Aking pong pinakikilala mula po sa Provincial Mobile Force Platoon. Ating po muna silang pababatiin para magpakilala. Bago po ako magpakilala, nais ko po munang batiin kayong lahat ng isang mapagpalang umaga. Ganun na din po sa aming Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos D6, sa Command Group and Staff Officers, sa aming Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Melvin B. Luntok, ganun na din sa aming dalawang platoon leaders, sina Police Lieutenant Reynante C. Marigsa, ang aming First Platoon Leader, at Police Lieutenant Justin D. Anugi Jr., Second Platoon Leader, at ganoon na rin sa aming Platoon ESPO na si Police Executive Master Sergeant Edward L. Jelly. Ganoon na rin sa mga matitikas at nagagwapuhan kong kasamahan sa Marinduque Provincial Mobile Force Platoon. Ito nga po pala ang inyong lingkod na si Police Corporal Leia May M. Marciano, anak ka talaga ang Police Community
Relations PNCO na Marinduque PMFP. Yan. Ang aming opisina po sa ngayon ay matatagpuan sa Old Municipal Police Station sa ng Mugpog, sa Barangay Gitnang Bayan, Mugpog. Mayroon din po kaming forward base sa Balanacan na pinamumunuan ni Police Lieutenant Reynante si Marigsa, at second platoon na nasa Barangay Masagisi, Santa Cruz. At ito naman po ay pinamumunuan ng aming platoon leader na si Police Lieutenant Justin D. Anugue Jr. Yeah, magandang umaga po. Thank you, Leo May. Kagaya po ng banggit natin, talaga po ang ating Provincial Mobile Force platoon na nagkaroon po uli ng reshuffle, pansamantala pong hinahawakan in addition sa trabaho po ng aming Deputy Provincial Director for Operation, si Police Lieutenant Colonel Melvin B. Luntok. Siya din po ang umahawak ngayon ng Provincial Mobile Force Platoon. Sir, magandang umaga. Siyempre, sa mga bumubuo natin dyan ng mga kasamahan ng Provincial Mobile Force Platoon na nasa Santa Cruz at nasa Mugpug, at meron din tayo na nasa Balanacan. Aking pong ipagpatuloy ang ating discussion po ngayong umaga, lalo po ating alamin sa ating bisita. Kagaya pong mga nakaraang buwan ng Mayo, tayo ngayon nasa buwan na ng Hunyo, sa ikatutlong araw pa lamang, kaya ating pong aalamin sa ating bisita kung ang ating probinsya ba ay sa usapin ng insurgency o insurhensya ay anong update natin sa kanila para malaman po ng ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Sa ngayon po ay nananatili pa rin ang ating probinsya bilang isang insurgency-free province. Kaya mas pinag-iigting pa po namin ang pagsasagawa ng internal security operations activities para mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ating probinsya. Yan. Talagang sana ito naman po talaga ay na nakakamit ng ating probinsya ang pagiging patuloy na katahimikan. Ito naman po ay lalong-lalo na sa tulong ng ating mga mamamayan at ng ating mga barangay official, local government unit, and sa iba't ibang ahensya po sa pamahalaan natin sa gobyerno sa kanilang tulong na suporta po sa ating sa kapulisan. Kaya maraming salamat po. Talagang pagtulong-tulungan po natin ang Marinduque para po sa ating mga mamamayan po ito. Talagang para sa atin din po lahat ang ating para mapanatili po natin tahimik ang lalawigan. At ganun din po, ating alamin din po sa ating bisita kung ano ba yung mga kasulukuyan pa rin sinasagawa na activities ng kanilang ng Provincial Mobile Force para makatulong sa pagpapanatili ng ating katahimikan sa lalawigan ng Marinduque. Ilan sa mga activity po natin ay ang pagsasagawa ng minor operation o yung pagbisita sa mabubundok at malalayong barangay sa ating probinsya na hindi gaanong nabibisita ng mga taga-municipal police station. Kasama na po dito ang pagsasagawa ng dialogue o pakikipag-ugnayan sa mga opisyales ng barangay. Ganun na din po sa mga residente. Namimigay din po kami ng mga babasahin upang maunawaan ng ating mamamayan kung ano nga ba ang terorismo, ang kanilang mga adhikain, at kung paano nila nire-recruit ang mga kabataan upang masapi sa kanilang hanay. Nagsasagawa din po kami ng lecture o pag-aaral sa mga kabataan at residente ng isang barangay upang sa ganon ay maging mulat ang kanilang kaisipan sa kung ano nga ba ang communist terrorist groups at kung ano ang masamang maidudulot nito sa kanila kung magpapalin lang sila sa mga salita ng nasabing grupo. Nagsasagawa din po kami ng community organizing activities. Inorganisa po namin ng mga tao sa shoreline upang mapaigting natin ang samahan ng mamamayan at kapulisan. Kasama na po dito ang mga grupo ng kabataan, kababaihan o LGBT, force multipliers, kaligkasan at iba pang mga grupo nang sa gayon ay maging kaisa natin sila sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating probinsya. Isa na rin po dito ay upang mabantayan ang ating probinsya, lalong-lalo na ang ating tabing dagat. Para madali po, dahil ito po ang tabing dagat po ay madali pong mapasukan ng mga galing sa kabilang probinsya, lalo na kapag may mga nangyayaring labanan ang militar at communist terrorist group sa karatig probinsya ng Quezon at Mindoro. Kaya hinihikayat natin ang mga naninirahan sa barangay na kapag may mga bagong mukha at alam nila na baka ito ay mga miyembro ng communist terrorist groups
ay huwag silang matakot at kaagad itong ipaalam sa ating kapulisan upang maiwasan natin ang anumang pangyayari na maaaring makasira sa matiwasay at mapayapang pamumuhay sa ating probinsya sanhi ng mga grupong teroristang grupo na ito. Ang isa pa sa mahigpit na iniwasan at binabantayan namin dito ay makapagrikot sila ng magiging kasapi sa kanilang kilusan, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. Hinikayat rin natin ang ating mga kababayan na suportahan ang programa ng ating gobyerno na nakapaloob sa tinatawag natin na Executive Order No. 70 na naglalayang tapusin ang problema sa mga communist terrorist groups. Yan po, kagaya po ng nabanggit ng ating bisita, talagang ang aming pong patuloy na paghingi ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po tayo naman ay napapiligiran ng dagat dito sa lalawigan ng Marinduque. Talagang ang pumapasok po sa ating lalawigan ay nagmumula lang sa ating mga tabing dagat. Yung iba po, pumapasok sa ating mga barangay. Hindi lang po yon, dahil hindi po natin alam kung anong layunin ng mga pumapasok sa ating lalawigan. Kaya medyo yun po ang hinihingi namin ng tulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kabaranggayan, para malaman po natin kung anong hangarin o layunin ng mga taong pumapasok sa ating lalawigan. Lalo na po tayo ngayon, nasa hindi pa rin po natin natatapos yung laban natin sa COVID. Narito pa rin po yung pandemya. Hindi po natin alam kung saan galing yung mga taong pumapasok sa atin sa mga ating mga barangay, lalo na po yung mga sa tabing dagat na binanggit po ng ating bisita. Talagang sa ating mga kabaranggayan po, sana po inyong lalo pa nating higpitan na huwag basta-basta makapasok yung mga taga-galing sa ibang probinsya. Dahil hindi po natin alam ang sitwasyon, hindi po natin kita, sila po yung may dala ng na pwedeng makalalim po sa atin. Unless na lang po talagang sumunod sila dun sa implementation ng ating interagency task force ng lalawigan. Para papasok po sila sa legal na pamamaraan. Para hindi po kung saan-saan lang tabing dagat sa ating sa barangay ng lalawigan dun papasok. Dahil dapat po ay may papeles po sila, may dokumento ng galing po sa suporta ng ating task force natin, ng inter-agency task force ng lalawigan at ng bawat bayan po sa lalawigan ng Marinduque. At aking pagpatuloy po, atin din pong aalamin sa ating bisita, ngayon po yung, dahil ito po ang trabaho talaga ng Provincial Mobile Force ay sa internal security operation po. Kaya lalong-lalo na po yung pagpapa-implement itong ating National Task Force, LCAC, o yung tinatawag po naming Executive Order No. 70. Ating alamin po kung sa mga konting para po sa ating mga mamayan, although nadidiscuss natin, may mga iba naman pong bagay na minsan hindi po lahat nakapakinig ng ating programa noong nakaraan. Ngayon po, ating aulitin sa mga ating mga kababayan para sa kaalaman po din ng ating lahat. Ano ba po ba itong ibig sabihin ng Executive Order No. 70 o 70? Tulad nga po ng nabanggit ko, ang Executive Order No. 70 ay pinirmahan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naglalayong tapusin ang problema sa mga communist terrorist groups. Dahil dito, bumuo ang ating Pangulo ng National Task Force o yung tinatawag natin na NTF-LCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na siyang mamamahala sa implementasyon ng Executive Order na ito. Sa ilalim nito, ay institutionalize ng Pangulo ang Whole of Nation Approach Policy para magkaroon ng kapayapaan at tapusin ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at Pilipinas at rebuilding NPA. Yan po. Yun po, ngayon pa rin po talagang, ito po isang layunin talaga na itong labanan, hindi naman po kailangan lagi dahas sa dahas ang ating labanan. Kaya ito po ang ating ipinararating din sa ating mga kababayan. Kailangan po natin dito ay tulungan, magtulungan po tayo. Hindi kailangan ng dahas sa kapakipaglaban. Isa pa din po, ito po ay talaga lalo na ngayon, may mga insidente ding nangyayari lalo na sa ibang lalawigan. Nga po, nakaraang ikaw 28 po ng Mayo, mayroon po nangyaring insidente
naambos po yung aming kasama mga ilang personnel sa Occidental Mindoro. Kaya yun po. Yan po. Kaya kinalulungkot po ng aming mga kapulisan, talagang may nawala na naman po kaming kasamahan. Ito naman po ay sila naman po mismo ay nagtrabaho. Nagpunta pa mismo sa isang liblib na barangay para lang po makapaghatid ng tulong sa ating mga mamamayan sa Occidental Mindoro. Kaya ang sawing palad nga po, naambos sila ng pilusa ng NPA, ang grupo ng NPA po. Kaya yan po talaga ang isa din naming kinalulungkot. Talagang may nabawas na naman sa aming kasamahan po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Then pagpapatuloy ko po yung discussion. Sa ngayon naman, may mga special activities bang isasagawa ang ating provincial mobile force po? Sa ngayon po ay meron tayong ginagawang regular na activity. Kasama na din po dito ang buong kapulisan ng Marinduque. Ito po ay ang pagkakandak ng barangayanihan, kung saan po pumipili ang aming unit ng isang barangay na bibigyan ng tulong. Noong nakaraan pong Sabado, March 29, ay nagpunta kami sa barangay Payi Mugpog at namigay ng tsinela sa mga kabataan. 150 kabataan po ang aming nabigyan. At patuloy pa rin po kaming nagsasagawa ng Adopt a Family, kung saan isang pamilya ang ating binibigyan ng tulong pantawid sa araw-araw. Ang mga ganitong activities po ay patuloy na sinasagawa ng ating unit at ng buong kapulisan ng Marinduque upang makatulong sa ating kapwa Marinduqueño. Yan po. Talagang ang Provincial Mobile Force po talaga madami pong sinasagawang activities. Kasama po din lalo namin sila sa tinatawag din po namin barangayanihan. Kami po pumupunta sa mga barangay. Halos linggo-linggo o araw-araw ay mayroon pong sinasagawang activities po ang Provincial Mobile Force para lang po makatulong sa ating mga kababayan sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Ngayon baka may isa pa pong karagdagan na ating bisita, kung ano pa pong yung hindi ko na itanong, maaari ninyong idagdag na maaari pa ninyo mong para sa kalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Marinduque News Network sa kalutang ng pulisya sa Marinduque. Ay, muli po, ang nakikiramay po ang samahan ng Marinduque Provincial Mobile Force Platoon sa ating kasamahan sa Mindoro na nasawi sa nakaraang encounter noong March 29, kung saan po tatlo sa ating kasamahan ang nasawi at siyam ang nasugatan. Sa ating mga kababayan, kasalukuyan po nating nararanasan ang kapayapaan at katahimikan sa ating probinsya, naligtas sa anumang banta ng ating at sa ating seguridad na dulot ng mga teroristang grupo na hindi natatamasa ng ating mga karatig probinsya. Kaya sana po, wag nating hayaan na mawala pa ito sa atin. Palagi po tayong makipagtulungan sa ating kapulisan sa pamamagitan ng pagre-report kung meron man tayong nakikita sa na maaaring banta o nais maghatid ng kaguluhan sa ating bayan. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page at account na Marinduque PMFE upang malaman pa ninyo ang iba naming activities. At kung meron man po kayong gustong ilapit sa aming unit, maaari nyo po kaming kontakin sa cellphone number na 0998-598-8203. Ulitin ko po, 0998-598-8203. Yun lamang po, at muli, ito po ang inyong lingkod, Police Corporal Lea May M. Marciano, PCRPNCO na Marinduque PMFP. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Yan. Salamat sa ating bisita si Police Corporal Lea May Marciano ng Provincial Mobile Force Platoon. Maraming salamat. Bago po ko pakilala po muli yung ating may kasunod po tayong bisita pa rin sa mula naman po sa Mugpog Municipal Police Station. Pero bago po ang lahat, isang paalala po muna at para isang saglit lang po, pagbigyan po muna natin ang ilang patalastas dito sa ating programa. Muli po, magbabalik po ang ating programa, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisan ng bakuna. POCUS,
Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya, at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa Full Market Authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa phase 1 at 2 clinical trials, posibleng visa ng bakuna ayon sa phase 2 clinical trial, posibleng visa at kaligtasan base sa naisapublikong interim na resulta ng phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya, at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa Full Market Authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon
na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer. Magandang umaga po muli sa ating mga taga-subaybay po sa kalutang ng pulisya sa Marinduque. Gaya po ng binanggit ko kanina, bago tayo magkaroon ng patalastas, may bisita po tayong isa mula po sa Mugpog Municipal Police Station, ang kanila pong WCPD PNCO, yung sa ating pong mga hawak ng cases ng mga sa kababaihan, kabataan, na nagiging biktima, sila po yung humahawak, yung WCPD na Women's and Children's Protection Desk po natin ng mga kapulisan. Ang ating pong bisita mula po sa Mugpog Municipal Police Station, Police Chief Master Sergeant Violeta R. Rio Florido. Good morning. Good morning, sir. At sa ating mga tagapagpadaloy ng programang ito. At magandang umaga po sa masipag at mabait na Provincial Director. Walang iba kundi ang ating Police Colonel Wilson A. Santos District, sir. Ganyan din po sa ating DPDA Police Lieutenant Colonel Sonia B. Gabiana, at sa ating pong DPDO Police Colonel Melvin B. Lontok, at sa lahat po ng ating mga staff officers sa Marinduque Provincial Police Office. At ganyan din po sa iyo, sir Manalo, na ating masipag at na Picado, Chief Picado, at syempre po sa aming masipag na Acting Chief of Police na walang iba kundi si Captain Aldrin na Helmutia, sir, sa aming poging Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Edward Bilianyo, at sa aming mga kasamahang police sa Mugpog Municipal Police Station, at sa atin pong very supportive na ama ng Mugpog Municipality na walang iba kundi ang ating iginagalang at pinagpipitagang Augusto Leo M. Libilo, sir. At sa aming katuwang sa aming mga gawain, sa iyo po, Ma'am Lara, and then Ma'am Lara Catherine G. Tiglao, ang aming MSWDO, at kay Sir Ron Ron, na aming pong God Focal Person na nai-invite po namin sa mga activity namin sa barangay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At syempre po, nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon at pinagbigyan po tayo ng isang magandang araw at maliwalas na panahon ngayon. Sa tuluyang mawala na po ang ating bagyong si Dante. Ano po? Salamat. Welcome sa ating programa sa Kalutang ng Pulisya sa mula sa Mugpog. Mula, binabati din muna natin dyan yung ating mga kasamahan polis sa Mugpog Municipal Police Station. Siyempre, sa pangunguna ng kanilang hepe, si Police Captain Aldrin Mutya, at ang Deputy Chief of Police, si Police Lieutenant Edward Leanyo. At sa kanilang mga kasamang kapulisan dyan sa Mugpog Municipal Police Station, magandang umaga sa ating lahat dyan. At siyempre, alam naman natin po, ang WCPD po, kagaya po na nabanggit ko, ito po yung mga ating Women's and Children Protection Desk ng mga ng Marinduque Police Provincial Office ang siya pong humahawak. Kaya ito po yung sa level naman po ng police station, ang ating bisita po, ang siyang humahawak po ng mga kaso na usapin sa kababaihan at kabataan. Ating alamin po bilang ikaw po yung WCPD ng Mugpog Municipal Police Station, ano yung record natin ngayong nakaraang buwan na naging kaso na nahawakan nyo sa lalawi dito sa atin sa bayan ng Mugpog? Sa bayan po ng Mugpog, ang kaso po na ating naipile sa Provincial Prosecutor's Office ay isang rape po, yung ating RA 8353.
And then may isa po tayong RA 9262 na kung saan ay nagkandak po ang Mugpuga Police ng Hot Pursuit Operation to arrest the suspect. And then napailan po natin siya ng dalawang kaso, isang physical abuse under section 5 paragraph A, and then section 5 paragraph B na psychological abuse naman, sir. So, yun lang po yung ating update. And then, dun naman po sa ating ibang kaso na pumupunta po yung ating kababaihan sa Women's Desk, ay meron po tayong nai-refer sa ating social worker na dalawang kaso ng financial support na sila daw po di umano ay economically abused ng kanilang mga asa-asawa. So, yun lang po, sir, ang update namin sa Women's Desk. May mga ilang kaso tayo nang hawak ang ating Women's and Children Protection Desk ng bayan ng Mugpugpo. Kaya may mga ilang insidente. Then, dahil may mga insidente, ano naman yung ating mga ginagawang programa dito para ma-prevent pa natin ngayon, lalo na ngayon, buwan uli ng panibagong buwan uli ng Hunyo sa taong 2020 man. Ano ba yung ginagawa natin prevention program no? advocacy na ginagawa natin ngayon? So, yung mga advocacy po natin ginagawa ay yun po yung prevention and intervention program na kung saan ay nagkakandak po tayo ng pag-uorganisa ng mga kalalakihan sa ating barangay. So, yun po yung tinatawag nating implant K5, na ang ibig sabihin po nun ay yung kalalakihan kontra sa karasan, sa kababaihan at kabataan. Na kung saan ay meron na po kaming activity na naisagawa sa 6 na barangay. And then meron pa po tayong mga schedule na gagawin or isasagawa sa iba't ibang barangay po. Na kung saan ang schedule po natin ay hindi ko na po babanggitin at iisa-isahin. And then andyan po yung talagang active support ng ating mga kabarangay ano po sa bayan ng Mugpog. At ganoon din po yung ating MSWDO na talaga namang nandun po yung suporta sa amin pagdating po dun sa tinatawag nating snack. And then yung mga food packs po natin. And then yung barangay naman po ay yung preparation of lunch during the conduct of organization and mobilizing active men in our barangays. At meron din naman po tayong mga outreach program na tinatawag tulad po ng ating feeding program, beach and coastal cleanup. And then meron din po tayong tree planting activities na kung saan ay katuwang po natin ang ating mga kabarangay. So, yun lang po yung ating isinasagawa. And then, nagbibigay po tayo ng mga informative drive. So, yung distribution of IEC materials regarding RA 8353, and then 9262, and 7610, and other PNP-related issues and concerns po. Yun lang sa ano. Yan. Talagang madami tayong ginagawa para ituloy lang natin to, lalong-lalo na sa ating mga kabaranggayan. Na talagang para maiwasan lalo natin itong insidente na may magiging biktima ng kababaihan o kabataan. Ano po? And then sa po din sa nais nating alamin dito sa ating bisita, ang bayan ng Mugpog, madami ding mga accomplishment nitong nakaraang buwan ng Mayo 2021. Kaya atin din pong alamin. So ang accomplishment naman po natin sa bayan ng Mugpog ay meron po tayong warrant of arrest na kung saan ay 5 po yung ating naresto, isang most wanted rank number 8 by provincial level po. Murder po yun. And then yung isa po natin ay 7610. Dalawang most wanted rank number 2 and 3 municipal level, yun po yung ating illegal recruitment, yung violation of section 6 and section 7 ng RA 8342. And then meron din po tayong warrantless arrest na dalawa, na kung saan nga po ito yung isa yung bawsi na nagkandak po ang Mugpog MPS ng hot pursuit. And then yung isa naman po ay grave threat and physical injury. And meron po tayong surrender firearms na isa na caliber 38 po. And then yung ating pong CTC ticket na meron po tayong
44 na natikita na municipal ordinance. And then meron din po tayong 131. Ito po ay yung tungkol dun sa ating health protocol ng ating pandemic. Ano po? Yan. So yun lang, sir. Yan talagang ano. Kaya madami tayong accomplishment sa lalawigan ng sa bayan po ng Mugpog. Sa kabuuan po naman sa ating lalawigan, aking iuulat din po mamaya ang lahat ng ating accomplishment sa ating lalawigan, ang accomplishment po ng kapulisan sa pag-i-implement po ng mga lalo na po mga warrant of arrest and other special po sa nababiolate sa ating lalawigan. At sa ating bisita, baka may nais pang idagdag nais pang idagdag sa ating programa. Nais pa lang sabihin dito na hindi ko naitanong sa iyo o na-discuss, pwede pa ninyo idagdag ngayon. Okay sir, may idadagdag pa po ako. Doon naman po sa ating PCR activities, mayroon po tayong barangayanihan advocacy, kapwa ko sagot ko, libreng sakay, campaign of health protocol. So marami po tayong ginagawang activities, hindi lang po tungkol sa ating barangayanihan, kundi yung ating pong mga pulis sa barangay ay patuloy po silang nakikipag-ugnayan upang kung saan ay alamin yung mga problema ng ating mga kabarangay. Ano po? Meron din po tayong sinasagawang uplansita sa mga matitigas ang ulo sa pagsusot ng ating face mask at saka face shield. At kung sakaling sila ay nag-violate, unang-una po ay ating winawarningan muna. Ano po? And then na kung saan ay nagbibigay din po tayo ng ating face mask. And then nagbibigay din po tayo sa ilan-ilan ng ating face shield. Ano po? And then meron din po tayong lugawang bayan tuwing linggo. At yan po ay sa pangunguna ng ating municipal mayor. Yun lang sir sa ngayon. Yan, salamat. Yan nga po, yung kapulisan po natin sa buong Pilipinas, kahit dito sa atin po sa lalawigan, patuloy pa rin po yung ating sinasawang bayanihan sa barangay. Itong ang barangayanihan po na lalo na po nating dapat ipakita ngayon na panahon po ng pandemya. Ngayon po natin gawin, isagawa, ang tumulong sa ating mga kababayan. Kagaya po ng nabanggit ng ating bisita, patuloy po nating ginagawa ng kapulisan po dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Salamat po sa ating bisita ngayong umaga. Ang kaganina, yung sa Provincial Mobile Force Platoon. Ngayon naman yung sa mula sa bayan ng Mugpog Municipal Police Station. Salamat sa ngayong umaga. Kaya aking iulat din po itong aking kasalukuyan naman pong kagayang po na nakaraang buwan ng Mayo. Unang-una, kami po mula po sa Marinduque Police Provincial Office, bumubo po dito sa lalawigan. Kami po ay nakikidalamhati sa amin pong mga kasamahan, lalo-lalo na po sa pamilya nito ng ating mga kasamahan po. Sa nasawi po naming mga kasamahan pulis, dyan sa nangyari po sa Occidental Mindoro. Inyong pong kapulisan dito sa lalawigan ng Marinduque ay nakikidalamhati sa inyong, sa kanyang pamilya na ngayon po talagang ramdam na ramdam po namin ang pighalti ninyong nararamdaman ngayon. Ito sila po ay naglingkod, nagtrabaho, pumunta po sa isang liblib na barangay upang maghatid ng tulong. Ito po ay madalang, ika nga po, malayo po talaga itong barangay na ito. Naghatid po tayo ng ang ating mga kapulisan ng tulong sa malayong barangay po sa dyan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kaya lang po, yun nga po, sawing palad, naambus po. Nangyari po ito noong ika-28 po ng Mayo 2021. Kaya kami po, mula sa kapulisan dito sa lalawigan ng Marinduque, kami po ay nagdadalamhati sa nangyaring insidente po na ito. And ang ano po, ang regional office na din po ng Memaropa ay nagpabatid na din po ng simpatiya din to po sa nangyaring insidente.
na pinaabot din po talaga nila na itong nangyayaring ito sa ating mga kapulisan ay ano, inaano rin po nila. Talagang sa human right po ito, sa human right talaga. Nakikita na rin po. Yun, pinakikita din po talaga nila yung simpatiya ng ating pong Commission on Human Rights na kinundin nila ang paggamit po ng dahas ng CPP-NPA po. Talagang, yun nga po, kagaya po na nabanggit ko, sila po ay talagang inambus, ang talagang ginawa lang naman po nila ng ating mga kapulisan talaga po ay para makatulong sa ating mga liblib na barangay. Ang lalayo po ng barangay natin dyan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sila po yung nagsagawa ng tulong. Kaya isa din po sa pinababatid ng ating human rights sa Maymaropa. Yan po, talagang kinukondina din po nila ang paggamit ng dahas ng CPP-NPA po. Kaya yan po, ating pinararating sa ating mga kababayan, sa ating dadito, sa lalawigan ng Marinduque, at sa naabot po ng ating programa nitong kalutang ng pulisya sa Marinduque. At patuloy ko po yung aking ulat. Kami po naman ngayong buwan ng nitong nakaraang buwan po ng Mayo, ang Marinduque Police Provincial Office ay madami pong naging accomplishment sa nahuli po ang ating mga kapulisan. Madami pong accomplishment. Unang-una dito po sa lalawi sa ating bayan po sa Santa Cruz. Ayan, makikita po. Talagang madami po tayong huling with warrant po, may warrant po. Diyan po yung sa violation po ng Republic 77. Ayan. Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayan po. Anti-child abuse po ang na-violate. Hindi ko na po. Nakikita naman po ninyo sa ating screen ang programa po dito sa Marinduque News Network. May nahuli din po ang ating mga kapulisan sa Santa Cruz. May apat din po. Nag-violate naman dito sa taga-barangay Ipayo din po ito, pumupog sa illegal fishing naman po ito. Kaya sa din po ng operation na nahuli nila yan. Yan. Kasama sa Santa, taga-pumupog po pero nahuli ay sa lalawigan po na, sa bayan po ng Santa Cruz. Then may isa din pong nahuli ang ating kapulisan dyan ng, sa Santa Cruz. Ito naman po si Ginoong Jose de los Reyes. Pornasa. Yan, isa din po. Sa illegal fishing pa rin po ito. Ang bayan talaga ng Santa Cruz po, madami pong nahuhuli lalo na sa implementation ng violation ng illegal fishing po. Republic Act 10654 or RA 8550 po. Then, sa bayan po ng ng bayan po ng Buwak, madami rin pong huli sila. May ilang huli po ng Buwak. Diyan po, may isang illegal drug sila. May violation din po ng Republic Act 9262. Then, isa din pong illegal gambling o yung ating tupada. Mayroon din po silang operation positive din mong huli po. And then, meron din po tayo dyan sa bayan sa ng 10591. And lalong-lalo na po dito sa madami po silang nahuhuli sa Republic Act 11332. Yung ating pong implementation ng health minimum health protocol. Yan po, sa bayan ng Buwak. Then, kagaya po ng ating bisita, sila naman po ay nakapag ulat na nung kanilang report pero aking ano rin po ipapakita yung sa bayan po ng Mugpug. Madami din accomplishment po ang ating kapulisan sa Mugpug.
Yan, nandiyan po yung arrest of most wanted po. Rank number 8, provincial level. Nahuli po nila. Nahuli po nila ito sa Barangay Talaw-Talaw. Yan. Last, ano lang po ito, nito din lang po ng Mayo. May nahuli din po sila ng ano ba kaso ni ng rank number 8 natin, provincial level. Yan. Murder, crime, for the crime of murder po ang kaso niya. Then may isa din pong huli sila, arrest of wanted person with warrant po. Yan, mandun talagang taga Barangay Gitnang Bayan naman po. May kaso naman siya ng Republic Act 7016 po, yun sa child abuse po natin. Then another most wanted person din po, nahuli nila. Rank number 2 and number 3 as municipal level naman po. Yung kanina po, provincial level na binanggit ko. Ayan, madami pong huli ang bayan ng Mugpug. May huli din po sila most wanted, rank number 2 and rank number 3 as municipal level. Nakuha po nila ito ay sa bayan pa mismo ng Sariaya, Quezon po, sa Quezon Province. Then may isa din po silang nahuli, ang Mugpug din po, yung arrest of most wanted person, rank number 3, ang municipal level, Sariaya din po nila nakuha, barangay poblasyon po. And another accomplishment din po ng Mugpug, yung arrest of wanted person with warrant of arrest din po ito. Sa bayan naman po ito ng Mugpug, nahuli nila sa Barangay Sayaw. May kaso po na grave threat. Then may isa pa rin po sa bayan pa rin po ng Mugpug, Barangay Kandaho, nahuli po nila. May kaso naman po ng violation of Republic Act 9262 o yung Bawsi po. And may isa pa rin po sa Barangay Argao naman po nila nahuli, Mugpug Marinduque. May kaso din po ng sa atin po, ito naman po ay warrantless arrest. Ito po yung nagsagawa po, nahuli nila dahil na nakakainom, nagwala at may nasaktan pong kabarangay. Ito po sa Barangay Argao. And siyempre po, patuloy pa rin po yung ating pag-tinagawa po ng kapulisan ng Mugpug, yung plan operation din po sa mga barin may surrender firearm, yung mga expired po. Kaya plan katok pa rin po ang kanilang ginagawa. May isa din po silang surrendered firearm sa bayan po ng Mugpug. Ayan, madami po tayong accomplishment sa bayan ng Mugpug. At kagaya po ng bisita nga natin ngayong umaga. Then sa bayan din naman po ng Torrejos, mayroon din po tayong mga accomplishment. Ayan, pagaya po dito sa may isa din po tayong accomplishment sa bayan ng Mugpug. Sa bayan po ng Torrejos, ayan po. Kita po ninyo sa screen ng Marinduque News Network. Ito po sa live, if live po tayo. Ayan, may lima din po silang huli with warrant of arrest. Kaya ang ating kapulisan po talaga ay patuloy naman pong nag-i-implement po ng ating mga lalo-lalo na po ng warrant of arrest. Basta na-issue po sa atin ng court, ini-implement po ng ating kapulisan. Then sa ano din po, ito sa amin po sa isang maliit man na bayan natin sa Lalawigan, ang Binabista. Pero marami pong nahuli ang ating kapulisan dito. Dahil ito po yung issue na usapin sa Binabista. Yung kalimitan po, yung estapa ang kaso. Yung involved po sa iwi. Nakapag-file na po ng mga kaso, yung mga nabiktima po ng
tinatawag na iwi yung sa bayan po ng Binabista. Kaya ang dami pong nahuli na ng Binabista, mga may warrant po lahat na ito, naisuhan na po ng court. Kaya po, ang kaso kalimitan po niyan, lahat ay halos ay istapa po yan. Istapa po. Kaya ang dami po niyan. Ayan po, may ilan ang huli ng lahat halos po eh, kaso niyan ay may warrant naman lahat po yan. Swindling estafa po ang tinatawag dyan. Under revised penal code ang article 315 as amended by presidential decree 1689. Swindling estafa po. Kaya ang dami po talagang naging huli ng diyan po sa atin po sa bayan ng Binabista. Naglabasa na po yung mga warrant ng mga nagreklamo dun sa biktima po nung tinatawag na iwi. Napapakinggan natin na madami nag-invest pero hindi na bumabalik yung pera. Kaya sa ating mga kababayan, kung may pera po kayo ay ingatan po natin. Huwag po agad maniniwala sa basta-bastang kumikita po ang inyong pera. Mas maganda po tayo ang sarili natin ang nagpapatakbo o may hawak. Ano po? Kaya yan po. Then, dito po naman sa aton, sa isa pa din pong bayan natin dito sa lalawigan ng Marinduque, ito pong Gasan. Ito po, malapit po sa Buwak. Madami pa rin po itong ano, madami din po silang na-implement na may violation at with warrant. Yan po. Bali, pitoy po yung kanilang nahuli. Kaya ang ating kapulisan po talagang lalo po nitong nakaraang Mayo, talagang ang dami po nating accomplishment ang ating kapulisan. Ang dami pong nahuling may warrant o pares. Ayan po. Ayan po, hindi namin pinakita ang mga mukha nila dahil para na rin po sa siguraded nila. Yan po yung nahuli na, nasa hawak na po ang record ng kapulisan. Kaya yan po ay for ano lang, para kaya hindi po natin para ma-secure din po nila at karapatan po nila yan. Yan po, mula po sa aming sa ulat ko po. Mula po muli, kami po ay nakikidalamhati sa ating mga kasamahan dyan sa Occidental Mindoro, sa pamilya po ng mga nasawi nating kasamahang kapulisan. Kaya ito naman po ay kinukundina ng human right ng ating regional office ng Maymaropa. Kaya, yan. Kaya muli po, talagang kaming kapulisan dito sa lalawigan ng Marinduque ay nakikidalamhati po sa pamilya ng ating mga kasamahan na nasawi. Nakalipas na naman po ang ating oras ngayong umaga. Nakalipas na naman po ang ating programa, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Kaya muli po, nagpapasalamat po muli ako sa aking mga nakasama ngayong umaga sa Provincial Mobile Force Platoon and sa Mugpog Municipal Police Station. At siyempre, dito po sa atin sa Marinduque News Network. And babatingin ko din yung mga nakasubaybay sa atin sa online. Ayan, nandiyan po si Mr. Fernando. Si Ma'am Gerly Sarapi. Weko, nakasubaybay po. Magandang umaga po. Si Sir Fernando Lamac. Magandang umaga po. Magandang mga kabayan po natin dyan sa Fernando Lamac. Laso Lamac ng nangamusta siya sa kanyang mga lahat ng at salamat daw po at tayo ay ligtas sa bagyo. Ngayong siya po ay taga Tigyon, Gasan, Marinduque. Yan. Kay Ma'am Mera Gibara. Yan. Bebeda, magandang tanghali po at tanghali na po. Sige po. Kay Ma'am Rose Mendoza, magandang tanghali sa inyo, DJ. Yan, maraming salamat din po. Magandang umaga din po. Magandang tanghali na po. Kaya yan po, yung mga nakasubaybay sa atin sa live dito po sa Marinduque News Network. Si Chin Oreo, yan po. Magandang tanghali. Si Vincent Salvo. Ayan. Mga nakasubaybay po sa atin dito sa Marinduque News Network sa ating programa sa kalutang ng pulisya. At syempre po sa mga iba pa pong nakasubaybay kasi ito po ay live din sa atin sa
channel 3, cable network po ng Lucky 7, channel 3. Naka-live din po tayo dito. Lagi yung programa natin dito sa Marinduque News Network and Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Naka-live po. Kaya yung mga nakasubaybay po sa amin, maraming salamat po ngayong umaga sa inyong pagsubaybay, sa patuloy niyong pagsuporta sa atin dito po sa kapulisan, sa ating lalawigan ng Marinduque. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, at muli po ako ay nag-iiwan ng isang paalala na tayo po ay patuloy na mag-ingat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isang maganda at ligtas na mapayapang araw po sa ating lahat. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay maiiwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination!